So, see, you know, ayaw ng beautiful women. Oh. Diba? So, what fascinates you and you really explore in making stories out of them? Kasi ano eh, alam niyo naman, di ba, pelikula is a visual medium, di ba? And we love beautiful faces on the big screen, di ba? And I always, you know, believe in beauty, di ba? Based on sa mga last films na ginawa, like, yes. The Mission Island, The Gifted, ganyan. Yes. Masarap talaga panoorin kasi talaga pag magaganda yung napapanood mo sa screen, especially if they're also very talented and walang arte, willing to do anything. Parang kuha mo na kagad yung attention nila kasi ang ganda ng mga nakikita ko sa screen. Ganun ang nanay ko eh. Gusto niya palagi maganda yung wala. Thank you. So, the mom's the ano. They're agents. Influencer, di ba? Oo. Lagi niya pag nanonood kami ng sino ng mommy ko nung bata ako. Sabi, ang ganda ni ganito. Ang gusto ko yung beauty ni ganyan. Talaga ba? Oo, ganun siya. Nauuna palagi yung ano, yung ganda. So, nadala mo yun? Oo. Ikaw na yung naging director. Oo, kasi galing din ako advertising na sa TV commercials na, you know, like in a day we go through a lot of casting, so you know I work around, you know, beautiful faces, men and women. Yung characters ba dito kasi nga, di ba, agents sila, part-time agents. So nag martial arts ba sila or preparations ba nila or nagtraining sila? Actually they were trained under Erwin Tage, who's champion sa fighting, no? And then lahat ng fight scenes were choreographed and they were all willing naman to undergo yung training na napaka hirap, no? Kasi yes, comedy siya, yes, sexy siya, pero yung action sineryoso namin. So it's a combination of Muay Thai, yes, jiu-jitsu, capoeira, gano'n. So, mixed martial arts talaga yung ginawa. Maka-specify kung kanino po yung sa pagdo? Assigned? Hindi naman siya specifically assigned, pero nag-combine si Erwin ng ano, ng mga martial arts. Pero pagka may mga scenes na kailangan sundutan ng ano, na comedy, yung martial arts, pinapasukan din namin ng massage moves. So, like for example, yung jiu-jitsu, sinasama namin ng shiatsu. Pinagawa mo siya? Yes, o. Pag-pag-pag-pag yung movie, si Colleen, sila, or si Jesse. Pag-pag-pag-away sila, meron sila karate chop, pero sabi si Segway sa... Ganon. Yung mga ganon. So, parang isa rin yung sa instructions ko kay Early na to combine martial arts with massage moves. Okay. Parang fun. Are you good, Jun? Okay, the next vlogger, can you name please and your black side? Hi, Derek. This is actually on behalf of Trixie Dawes. I'm representing her. She didn't make it today. So, this is for Pinoy Screening Stage. So, my question for you is there a certain kind of formula that you've always adapted to? And if there is none, is there something different that you tried for this particular movie, Extra Surface? Yung ano kasi, yung formula, wala naman. Depende naman sa script, but of course, as a director, you always have to bring in your own sensibility, di ba? Kailangan, kaya ka nga kinuha eh. Kasi meron kang maibibigay na ikaw lang makakapagbigay or hindi mabibigay ng iba. At nagpapasalamat ako siyempre sa Star Cinema, sa creatives, for giving me this project, for choosing me to do this. Kasi it's really something na parang up my alley, parang kumbaga bagay. Yung feeling ko parang, uy, okay yun, parang kaya kong gawin yun, bagay yun sa akin. So parang sexy, comedy, naughty, tasteful, hindi bastos, yung ganun. So nakakakiliti lang. When the script arrived at nabasa ko siya, nung nabasa ko siya, parang natuwa na ako kagad sa concept niya na they are they work in a spa by day, and so parang spa by day, spice by night, parang ganun nangyari, di ba? So parang yun pa lang, parang yung idea na yun, parang ang dami ko nang
naisip ng mga kalokohan, paano gagawin yung mga eksena, yung mga ganoon. Yun. Pero formula, wala naman. Depende sa script na dumadating. But at the same time, you have to, as a director, as an artist, alam mo dapat yung strengths mo, na ano yung may aambag mo sa pag-execute ng script na yun. Go ahead. I particularly like one of your past movies, which is Here Comes the Bride. Yeah. Sabi ng dulo. So, are we expecting something after the closing credits of this movie? Stay. So, okay. I suggest that you stay. Wow. After the credits, kasi may surprise. Okay. So, direct, di ka na sabihin ko ano, pero meron. What talaga, direct, ha? Meron. Okay. Speaking of, this is ano, follow up dun sa question na direct. Kasi ako, damang-dama ko, if it's a Chris Martinez movie, in your own words, ano ba yung tatak Chris Martinez? Ako alam na alam ko yung spunk, yung basta. Ikaw, in your own words, direct, how would you describe the tatak Chris Martinez? Siguro may flair. Okay. Merong... Pasabog. Maarte, ganun. Malindi, ganun. Na may pasabog, okay. Ganun. May bigness, okay. I would like to think. Yun, ganun. Saka brilyo yung mga ano madalik. Maharot. Maharot. Ay, that's cute. Okay, thank you, Direk. More questions. Who would like to shoot the next set of questions? Ayan si John. Hi, Direk. I'm John from gumagaw.com. First off, who thought of the title of the movie? And why did you stick with Extra Service? Because as far as we know, we know there's like a something negative. Context. Double meaning. Yeah. Oh, nung dumating sa akin yung script, may title na siya. Mm-hmm. So, it was originally Extra Service? Yes, it was originally Extra Service. From the start, it's Extra Service. So, ako yung, sa akin naman, okay naman sa akin yung title kasi parang it's intriguing. Mm-hmm. And at the same time, pagbabasa mo yung script or pag being movie, isipin mo na hindi siya bastos. Kasi Extra Service is actually, I can say it now since hindi naman siya ganun kalaking spoiler. It's actually a secret code. So, pag nagtanong ka ng, meron ba kayong Extra Service? May tatanong sa'yo yung tatlo. Pag tama yung sagot mo, tatanggapin nila yung mission. Pag mali yung sagot, bubuksan na ito pa. Kasi bastos kami. So, ganun siya. So, hindi siya at all. Hindi siya at all. Dapat na ganyan mali siya or something. You know? So, nung nabasa ko yung sequence yun, okay, kaya pala. So, this is really intended for PG and up? Yes. And what about the stars, Eric? What's gonna be a little more surprising about these stars being funny in the movie? Kasi ano, masanay tayo nakikita yung tatlo sa drama. Mm-hmm. Diba? Like, si Jesse, I think may MMK siya coming. Si Colleen, laging drama, love story drama. And RC, of course, magpahanggang wakas. Grabe, kung umiyak siya, diba? Araw-araw. So, it's refreshing to see them in a movie like this na sexy, comedy, very physical yung pagka-comedy. Mm-hmm. And actually, they enjoy sila nung ginagawa nila yung movie. Parang excited sila kasi they haven't done anything like this before. So, ako naman, I welcome that kind of excitement kasi alam mo na yung artista excited sa ginagawa niya. That's something na parang nakakatuwa for a director na excited silang gawin yung pelikula kasi hindi ko sila nakatuwaan ganito talaga. Actually, sa story kung sinabi nila yan. Okay, and how about Miss Carmi Martin? What's her participation? Si Miss Carmi Martin. Specify mo si Carmi Martin dyan, ha? Hindi ko alam na andito siya. Hindi, kailangan nyo talaga abangan si Carmi Martin kasi sobrang siya nakakatawa dito. As in, lahat ng sequences niya, tumatawa kami pag review namin. Ang role niya is para siyang, siya ang dispatcher ng mga mission. Kinuha niya yung tatlo para mag-undergo ng
special mission. Nasa trailer naman, meron silang kailangan i-recover na mga perlas ng silangan. Ganun. So siya yung ano, siya yung boss nung tatlo. Si Jacarms. Jacarms. So, Inglesera siya pero Bisaya. Ang pangalan niya L pero ang pronunciation niya Il. Iba-iba din siya ng look. Ganun kasi spy siya. Kaya siya naman spy. So feeling niya kahit na normal day lang, nakadisguise siya palagi. Okay. Hindi siya patalo sa cleavage. Ayaw ko naman. Oo. Lumaban siya. Lumaban siya. Inusayan din ni Miss Carmen yung pa-cleavage. How sincere the guys gonna be also? The guys? Yes. The guys, lahat sila maghubad. Oo, oh, willing naman. Oh, ready. Punta na si Janus, so, ha? Ah, hindi. Si Vince, si Enzo, tsaka si AJ. Hindi naman hubad, but sexy. Like, underwear, towel, gano'n. Bilya nga. Yeah, shorts, gano'n. Eh, parang wala naman sa kanila yun. In fact, I'm sure gusto nila yun kasi pinaghirapan nila yun, diba, sa gym, my God, diba? Tapos, ano yun, sila lang makakakita. They're pwede, diba? Dapat pakita. So, they're very willing naman. Actually, parang alam naman nila yung pinasok nila. So, sila pa ngayon nagsasabi na, oh, ready ako ngayon, direct. Baka, ano, kailangan ba ako mag-ubad yun? Sabi ko ba, ready ka ba? Oh, ready ako. So very confident and wala na, very playful lang, gano'n. Walang pilitan or something gano'n, game na game. Okay. Tsaka kapag nakita mo naman si Enzo, si EJ, tsaka si Vin, eh may karapatan naman talaga na gumawa ng mga gano'ng eksena. Thank you, Pop. Thank you, John. Next set of questions will come from, ayan, si GP ng pep.ph. Hi, Direk. Hello po. Unang pong question ko, speaking of stars, yung tatlong stars niyo po ba, kayo po ba yung first na yung namili sa kanila? Or how were they chosen to top in this? When Star Cinema contacted me, meron ng casting. So, hirap ng tanglihan, di ba? So, nakakatawa yung script, nakakatawa yung title, tapos dahil pa sa akin kung sino yung artista. Pero first time mong katrabaho all three of them? Si Jessie, nakatrabaho ko before when she was a lot younger sa isang commercial or AVP yata for STI. Or tagal na commercial. 20 years ago na yan. Matagal na. Bata pa siya, I think 16 pa lang. Si RC, first time talaga. Si Colleen, I directed her in a commercial for Ice Tea. Kasama niya si Neil Coleta. So, I think that's the her most memorable commercial yata. So, matagal na rin yun. Siguro mga 8 years din. Bata pa sila. So, but in a movie, yes, it's the first time. Oh. Kaya makatrabaho sila lahat. Pero ba, like, anong something special? Yeah. Kasi medyo they are the next batch of stars naman. Important stars namin dito sa ABS. Si Colleen, ano siya, giggly. Colleen, nakikita niyo sa interview niya, or kung nakikita nyo sa like pag-interview siya ni Boy, Tito Boy Buda or gano'n, kung ano siya sa Showtime, yun siya talaga. Okay. Sweet na. Masarap kausap, you know. Daming contributions sa chika, gano'n. Tsaka, open siya. She's not, noong una kasi parang medyo natakot siya. Sabi niya, parang hindi. First day kasi siya eh. First day, first shot, first sequence. Siya ang unang-unang sasalang sa camera, so, well, syempre, hindi lang naman siya, ano yun, nervous pati kami. So, sabi niya, direct, hindi pa ako nagko-comedy, gano'n. So, sabi ko, don't worry, I will guide you, gano'n. Just have fun and enjoy. And she did, you know. Ang first sequence niya was yung waxing scene, ni Vin, oh. And, yun, naitawid naman niya. Tapos, tuwa-tuwa kami na tapos. Ano yung minaxed na rin? Habalahibo sa ex. Tapos, si Jessie naman, siya kasi yung parang pinaka-comedyante doon sa tatlo. Supposedly, yun ang role niya. May mga times na, so habang ginagawa, of course, yung movie, binubuo mo yung character, diba? So, may times na talaga na-invite na niya yung si Henya, yung hacker, pero pagdating sa outside of being techie, medyo mahina.
Kumbaga, hindi siya street smart. Magaling lang siya sa tech, ganun. Pero, you know, may pagka-clumsy, ganyan. So, hindi rin siya fighter. Yung dalawa, fighter eh. Yung siya, lagi siya napapasubo sa bakbakan kahit hindi siya talaga magaling lumaban. Ganun. Kumbaga, ano siya, utak talaga ang panlaban niya. So, may isang eksena na nakakatawa, na nakakapagod kasi action, pero nakakatawa. Nagkasulubong na lang kami after the takes. Nagkatingilan na lang kami ganun ni Jesse. Tapos, nagtawa na lang. Ano yung ibig sabihin? Wala pa. Grabe na ito ginagawa natin. Parang gano'n. Yung tumuto tayo dun sa eksena na yun. Yung gano'n. Parang nagka-intindihan na lang kami na nakakatawa si Gino. Yung parang gano'n. Grabe na siya. No? Gano'n. Grabe na si Henya. Yung, grabe na yung character mo, ha? Yung gano'n. Yung kuwang-kuwa na niya. Si RC, si RC napakasipag at napaka walang kare-kareklamo. Kahit na medyo pagod na siya galing sa magpahanggang wakas na nagsimula pa lang yata sila noon nung shoot namin. Sabi ko, pero pagsalang very professional, walang reklamo, walang ganon. And yung role niya kasi, siya yung parang ate-atehan dito eh. So siya yung parang rumirenda dito sa dalawa. Parang self-proclaimed leader siya ng squad. So, medyo mabigat din yung role niya kasi ang pangalan niya dito, Kapitana. So, so yeah, si RC si Kapitana. Ano nakakatawa siya? Kapitana, alam mo na. Kapisera, Kapitana. So, yeah, si Kapitana. Si... Si Jesse naman, si Henya. Tapos si... Kuling naman, si Maldita. So, iba-iba sila ng characters. Parang Powerpuff Girls. Okay. Then, kung when it comes to your boys naman dito, si Enzo at si Vin, kasi first stars yung mga movie nila. So, parang kamusta naman po sila ng katabao? Siyempre, excited sila. Kailangan nila magpakita ang gilas kasi, di ba, first nila sa star cinema. No? So, wala rin naman maging problema. Si Enzo was having fun. Kasi yung role niya dito, hirap-hirap siya mag-memorize ng mga lines niya. Kasi ang role niya, pipe. So, siya yung pinakamadali yung trabaho, actually. So, actually, mahirap kasi she has to be more animated. Kailangan na umusap yung kanyang mga facial expressions kasi wala ka siyang lines. Tapos comedy pa. So, I think he was channeling Charlie Chaplin, you know, Buster Keaton, ganyan. So, okay siya, game siya. Nag-enjoy lang siya, ganyan. Tsaka excited siya. And he knows that it's a very great opportunity for him. Thankful, very thankful siya. Very nag-expression ng thanks palagi. Si Vin naman, Vin is, ang role dito ni Vin is, he's a cop. Is a detective na inoobserbahan niya yung spa nila RC kasi parang minaramdaman siya na meron siyang suspecha na kakaiba dun sa spa nila eh, pero may involve naman siya kay Colleen. Si EJ po, wala po kasi siya sa trailer. Si EJ ang role niya dito is ex siya ni RC. May surprise yung role ni EJ. Basta ang objective ni EJ is makapagbalikan sila ni RC. So he will do anything para protektahan si RC sa mga mission na gagalawan nila. Actually, ang maganda talaga yung script. Maganda yung pagkabalanse ng mga roles, lalo na yung connection ng mga girls sa boys. Iba-iba yung degree ng relationship nila, like si RC tsaka si EJ are ex-couple na gusto magbalikan. Si Jesse naman tsaka si Enzo, very sweet. Sila yung very sweet. And then si Colleen naman tsaka si Vin, may pagka-star-crossed kasi isa police and then isa magnanakaw. So, maganda. Iba-iba yung dynamics ng ano, ng love angle bilang tatlo. It's a very rich
material, actually. I mean, every director would be excited to be given this chance. Okay. Direct, my last question, ano, kasi yung Taylor, very sexy na siya. Mm-hmm. So, sa movie ba? Gano, sexy ba? Medyo optimist. Pero pagdating sa mismong movie, gaano pa yung i-expect namin? How far pa? Far. Marami. Marami pa. Pero it's all in the spirit of fun. It's not sexy na parang bastos or something ganun. It's really naughty. It's siguro nakakilite, ganun. But it's all in the spirit of fun and comedy. And kung ano yung klase ng sex comedy na nakita nyo before, siguro sa Here Comes the Bride, or yeah, maybe Temptation, ganun. Parang ganun. Naughty, ganyan. I did like, but with a lot of skin. Pahabol na lang pala, mayroon bang nag-love scene sa kanila? Secret. Secret. Okay. Surprise. Direct mo sa mga action scenes. Kasi may market ngayon ng mga action, di ba? Iba-iba. Iba-iba kasi bawat mission may action. Okay. So, meron bali parang mga apat na malalaking eksena. Wow. Ang kailangan abangan. Yung sabihin, big sets, big lot. May mga pasabog, bakbakan, weapons, gano'n. And ex-convicts kasi sila dito eh. So, may mga eksena rin sa bilibid, may mga gano'n. So, yeah, it's a crazy film. Yeah. Okay, the next set of questions. Ayan si Mars. Si Mars. Hey, Mars. Happy New Year. Nung ginagawa po niyo itong extra service, was it also coinciding with or back-to-back with Septic Tank? Ano yung mas unang yung pinag? Yung Septic Tank, yeah, I think sabay. Sabay kami nag-shoot ni Marlon that time. Yeah. So, actually, never naman ako nagpunta sa set ng kabila. So, lagi lang ako nandito sa ano sa... Pero sinulat mo yun din? Yes, yes, I wrote it. But I never attended any shoot. They just forward everything to me. Musta ako palagi, ganun. Pero dito talaga ako nakatutok. Dito talaga ako nag-focus. Yan. Kasi, kaya na yun ni Mario. Tanda na siya. Pero, doon ba sa leading na, were they also pre-casted, like the leading ladies, or may say kayo? Choosing? I think, pinakilala nila sa akin, si Enzo, kasi hindi ako masyadong familiar sa kanya in a three-dimensional way. Nakita ko lang siya sa Instagram, gano'n. Pero hindi ko pa siya nakikita in person. So, yeah, I had to meet Enzo. Si Vin, they had me meet Vin, but I worked with Vin in a commercial also. Okay. So medyo kilala ko na siya. Alam ko na itsura niya. Si Enzo lang talaga yung ano, tsaka medyo iba yung role ni Enzo eh. So kailangan kong ikwento sa kanya kung ano yung ina-expect ko from him. Because it's a very different role. Pipi siya, pero at the same time comedy. So at the same time, hindi mo dapat, you know, dapat maging tama din naman, you know, pagka-portray sa Pipe, but at the same time, comedy. So, hindi siya dapat umover. Okay. Thank Mars. You, good luck. Thank you, Mars. Okay, next. Can we give, pagbigyan natin iba before, ano, sin bago, who would like to, okay, si Albert Abilito, Chicaness, has okay. Questions. Congrats. Thank you, Cole. ano yung mga extra services na binigay mo apart from being a director in the film? Extra patience. extra puyat, di ba? Extra excitement, di ba? Extra tutok. Siguro, I would say na pinaghirapan talaga namin yung movie when you see, actually, sa trailer pala makikita mo na it's a big movie.
So, hindi siya madaling i-mount, you know, kung isipin mo, because comedy is hard. Lagyan mo pa ng action, it's, you know, parang twice harder. So, at the same time, gusto mo rin magpa-sexy. So, kailangan timplahin mo lahat. Comedy, action, na medyo sexy. So, yun. So, siguro extra balance din, di ba? Nung tatlong elemento na yun. Yun. So, ang result, ito, extra pagod. So, pero okay naman. Napad ko rin movie. Nakakatawa siya eh. Nakakaaliw siya. It's just fun. What I can promise you is it's going to be fun. That I can promise you. Okay. What kind of women empowerment yung makukuha namin from? Makukuha namin naman. Girl power. Women in general. So, captured ng women crowd dito, di ba? Like, kasi aside from beautiful women, di ba? Like, if you see my films, yeah, my women characters are very strong. Kimmy, diba? Yeah. Si Angelica Panganiban, Miss Eugene in Septic Town, diba? The Gifted. Yeah, the Gifted. So, you know, yes, I love doing writing, directing women characters na malakas, you know? Hindi sila pabitin, pabebe, yung mga laban, di ba? Pagpakita mo, if you look at the films that I did, all the women there are very dominant, you know, strong. Alpha female. Hindi lang sila maganda eh, di ba? Matalino. And these three, sila Jessie, si RC Pauline in the movie, it's a combination, lethal combination of beauty and strength and intelligence, kasi hindi sila makakalusot sa mga mission nila kung ganda lang ang puhunan. Kailangan nila maging physically strong and, you know, ma-action eh. Marami silang mga paandar, promise, may pagka wily rin, yung gano'n, yung very witty yung pagka-execute ng mga paglusot nila sa mga mission nila. Using everything, ha? Beauty, brains, bronze, everything. Okay. You're good, na? Okay, thank you, Albert. Okay, next questions, please. Sinis Kate, ng random. You don't have questions. Question kayo. Oryo, may katanong ka. Directly hiraming ko yung linya ni Eugene. Yung, your name is all over the place. Ginawa mo na ang commercial, ginawa mo na ang stage, ginawa mo na yung pelikula. Ano yung pinapatayo? Bakit yun? Mini part. Saan ka mas comfortable? Being a writer or being a director? At saka, sino ang reason sa buhay? Mas komportable ako siyempre mag-direct. Kasi writing is very lonely, you know? You're always alone. Yeah. Tulog na lahat ng tao, tapos ikaw gising ka pa, gano'n. So, yan, tapos nagsasalita ka mag-isa. Nire-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 
kasi may interaction. Yeah, yung maraming tao, maraming chika, ganyan. Hindi ko mag-isa, marami ka nakakausap, gano'n. Tsaka marami ka nakaka-collaborate. Diba, meron kang production designer. Dito, ang usay-usay production designer namin, si Angel Diesta. Meron kang cinematographer, may assistant director ka, gano'n yung... So, hindi ka mag-isa.
And masarap kasi may artista, of course, di ba? Alam mo naman ang prices sa artista pag dumating sa set, di ba? Well, Angelus Jessica, Angelus Jessica. Ganun, di ba? So, yung ganun, yung excitement, mas exciting mag-direct. Pero, yung writing, okay din naman siya, but it's more, ano, for me. It's more mentally draining for me. But as a writer ba direct, are you not the type na who also like, meron kang kabatuhan ng ideas? Wala. Ikaw lang? Ikaw wala. Lang talaga. Okay. Yeah. Sometimes I collaborate with actors, yeah, like Eugene, you know. Okay. Si Miss Kate Adahar ng Random will be the question. Hi, direct. What's your directing style when it comes to comedy? Parang, do you still get to be straight or do you reenact before you let them play their parts? I look at the script and then I think of a way how to make it funnier. Okay. Yeah, so ito yung binigay ng writer. Ah, paano ko pa kaya ito mas magiginig, gagawin mas nakakatawa pa? Or paano ko pa ipupush yung idea ng eksena? Or yung character? But at the same time, I want to elicit more laughter. So, nasa blocking ba? Nasa angulo ba? Nasa timing ba? Is it an additional line? So, is it something that the actor can provide? Kasi minsan ganun din eh. Minsan yung artista, they will provide you. They will surprise you. So, yun ang masarap siguro. Minsan pagka gugulatin ka ng artista, may ano siyang ginawa. Tapos, haha, nakakatawa. So, yeah, yun ganun. So, I look at the script and I, as a director, I look at it and then I think of ways how to push it. How to bring out more laughs. Or how to make it more mas naughty or mas nakakatawa ganun. More of you let them do it or parang I know hindi naman parang just let them do it I go always tell them to go back to the character kasi like for example in the film si Ao siya yung stricta si Arzion si Colleen si M siya yung maldita si Jesse siya yung brainy siya si Henya. So, dapat, kung meron silang gagawin sa eksena, it should be within the bounds of those characters. Hindi sila dapat nag-overlap. So, matatalino mga girls ko, no? Brain silang lahat. So, alam nila lahat ng characters lahat. Tsaka, so, umpisa pa lang, meron kami tinatawag na story con na kami-kami lang yun at tinapaliwanag sa kanila kung ano yung character na gagampanan nila. Ngayon, sa tingin nila, ano yung gagawin nila sa eksena, it should always be within the bounds of yung pinag-usapan natin character. Hindi kayo dapat lalabas doon or magsasapawan na, ay, parang hindi gagawin to ni Kapitana, gagawin to ni Maldita, ay hindi ang gagawin ni Henya, dapat yung ginagawa yan ni Kapitana. So, ganun. And then, ang tunay na artista, alam niya yung character niya. At alam niya kung paano siya kikilos at anong may contribute sa eksena na nakakatawa. Eh, maghuhusay sila eh. Maghuhusay silang tatlo. So, hindi ako nagkaroon masyado ng ano na parang, oh, kulang, oh, ano ganun. Hindi, walang ganun. Lagi silang in character. Thank you. And do you still experience writer's block? And what do you do? Ito kasi pelikula lang ito ha. Gusto ko lang sabihin, hindi ako sumulat nito ha. Si Alpha Habo ng sumulat nito. Writer's block, yes. Yeah, all the time. I procrastinate. I sleep on it. I binge watch Netflix. Ganun. Oo. Hindi akong kunin, mabagal ako. Thank you. Hindi, mahirap. Mahirap magsulat. So, sometimes, it takes time. So, kasi parang natatakot ka minsan eh, di ba? Baka pag sinulat ko ito, hindi maganda lumabas. Yun naman talaga yung fear ng writer, di ba? Sometimes, you're too afraid to face your laptop because baka hindi maganda lumabas. So, sometimes, you just have to gather all the confidence in you to say na, I'm ready. I'm going to face it. I'm going to do one sequence tonight and then good night. So, ganun. One sequence a day. So, ganun. Yeah. Okay. Thank you, Ms. Kate.
Next question, si Francis. May question, si Franz. Hi, Direk. Question po, kasi since na-mention na po kanina na parang mostly mga strong female and women characters na na-feature sa mga movies ninyo. Opo. Can you give lang po at least 3 yung mga hindi nyo pa po nakakatrabahong mga babae? Ang dami pa! Na gusto nyo po makatrabaho, top 3 or so na on top of it na gusto nyo magawa ng pelikula or to work with one day? Tony! Tony Gonzaga. Oh. Sino po ba dito? Sino po ba? Sharon! Although may kasulat ako sa kanya, caregiver, diba? Strong woman din siya doon. Pero as a director, hindi ko pa siya nakamit. Tony Gonzaga, Sharon, I'd like to work with Kim. Kim Chu. Yeah, Kim Chu. Mm-hmm. Yeah, I would love to work with Bea, di ba ako trabaho si Bea? I always find her, you know, interesting. Mm-hmm. And parang lagi siyang drama, di ba? So parang gusto ko siya, gusto ko siya subukan, you know, comedy. Kung papalarin. Marami pa. Okay. Yun. And since naman po, okay, so direct question, curious question na, meron naman po ba kayo nagawa ng or nasulat na movie naman na strong male character naman on ano? Working Bags. Oh, yes. Ito, recently na, last October. Ay, last October. October, yes. Okay, so yung question na lang po is if yung intern naman po, kung may lalaki naman po kayong naiisip na pwede silatan yun ng strong male character din na movie or gano'n. Ako hindi niya sasabihin sa Jerome Ponce. Of course not. Gabi po yung, gabi sa DJ. Gabi naglaga. Okay, anong tanong? Yung if there will be males. Dahil pag hindi nakakatrabaho dito, hindi pala nakakatrabaho. Sige nga, dala, can you mention yung pala nakakatrabaho si Piolo, hindi pala nakakatrabaho si John Lloyd. John Lloyd? Oo, hindi pa sila nakaka-work. Even sa commercials? Ah, si John Lloyd naka-work na sa commercials. Sa dami, no. Piolo not yet. Si Piolo yung iba. Who else did the third? Mahusay si Arjo. Arjo at Arjo. Oo, para nakikita ko siya ng parang ano. Gusto ko nga siya makita sa rom-com direct. Oo, oh, intensity, di ba? Oh, pero... siya Coco, hindi ko pa nakakatrabaho si Coco. Yun. Wow, Coco, Arjo, Piolo, John Boy. Okay, you're good na, Francis? Yes, sir. Okay, the last set of questions will come from, ayan, dito naman sa side na to. Can we share the mic? Ayan. Ito na. Yeah, quick question lang there, right? I'm Bernard of My World. Ako pala yun. Yeah. Wow. Did you get to read the blocker? Yeah, oo. Wow. Kala nyo, hindi ko kayo binabasa. Hindi lang ako nagko-comment. Tinatanggap ko na lang lahat. Makabash! Tinatanggap ko na lang lahat. Kinikim-kim ko. Sige. As a director, ano yung parang first time na na-experience niyo po dito or any special or memorable experience while doing this film? Yung mag-shoot ng action sequence the like yung laser. Mahirap yun ah. Sabihan sa yan talaga. Oo, kasi lahat yun imagine din, di ba? So, wala naman talaga laser. Yes. So, pero alam mo dapat kung saan tatama yung laser kasi may choreography si RC. Oo. So, dapat i-RT niya nung kunwari, gumawa ganun-ganun siya. Pero yung dalawa ng laser, maybe lang, di ba? So, parang, oh my God, that was really hard. Shooting also the speedboat using a drone was also memorable. Ah, okay. Sa Subic kasi, of course, isip mo, ah, hindi, ano yan, speedboat, tapos naka-drone. Tapos na nakita mo na, ah, ang ganda! So, matuwa ka. Ito mo yung drone, ginagano'n. Sige, ano? Si Mosey. Si Mosey, oh. Tapos, pero may crew kami ng, ano, ng drone. So, syempre, alam mo kagad na, alam mo naman na kung paano siya shoot, yun. Pero makikita mo siya, wow, ang ganda. So, spectacular. Sunset, tubig, speedboat, drone, tapos silang anim nakasakay doon. So, parang, yung mga ganun, mga, yeah, it's, yeah,
di pa ako ganun ka-jaded, yes, surprised pa rin ako. And of course, the first time, the very first time that we called in the three girls sa unang eksena, unang frame, na magkasama silang tatlo sa isang frame. Lahat kami parang, hindi namin kinaya, yung ganda. Yung parang, sasabog yung ano, yung monitor, yung gano'n. Kasi ang ganda talaga nilang tatlo. Tapos, sobrang magkaiba talaga yung beauty nila. Tapos, yung presence pangalan ng isa, di ba? Para minsan na ano lang tayo, overwhelmed. Yung tatlo pa, yung parang, wala na. Picture na kami ng picture bago mag-take yung gano'n. Yung parang, ito na talaga, extra service na talaga kasi magkakasama na sila tatlo. Kasi hindi naman namin siya sinushoot talaga ng diba na? So, yun talaga? Hiwalay. Siguro on the third or on the fourth pa lang, unang na magkakasama sila. Oo, hiwalay. Tapos all together, the fourth day. And that was the, yung nasa trailer yung nag-turn around silang gano'n. Wala. Sabog. Yun na. Bernard? Thank you. Okay, thank you. The last questions will come from? Si, ikaw, Aryo, may question ka. Si Jane ba man dito ng Star Studio? Wala. Wala na, if kung wala ng question, si Ako naman magko-question. Tito Ted, ikaw yung wala, don't have questions. Ayan, for the last question, si Tito Ted, Claudia. Okay. Can you share the mic, please? Ayun, Tito London. Hi, Direk. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Ted Claudio, what's up that page? Since na-mention nyo na yung drone kanina dun sa action scene sa speedboat, no? Mm-hmm. So, is it your idea like to use the drone or it was just suggested by your DOP? It was my idea. Okay. So, with a consultation, of course, sa aking DOP. Yeah. Padrone tayo dyan. Oo oh, naman. So, Ganun lang naman yun. Parang sila mag-asikaso na. Sabi, gusto ko may drone. Padrone ni Mayor. Brat lang yun. No? Gusto ko may drone, padrone. Sayang naman. Padrone ni So, tatanong ko sana kanina kung how open are you into the new technologies? Pero actually, nasagot na na gumagamit na kayo ng drone. Yeah, I'm very open. Sobrang open. I love exploring new cameras, new rigs. It excites me to use. Kasi tingin ko sa kanila talaga, laruan. Yan ang mga laruan ko sa set. So, tuwa-tuwa ako pag may mga laruan. Pagdating ko sa set, alam mga laruan dala nyo. Diba? So, anong pwede natin gamitin? Ganyan. So, malungkot pag hindi na po-provide. Pero madalas kasi ginagamit ng iba. Ganun. Pero mas madalas na bibigay naman. And it's always exciting to play around with technology and gadgets and you know rigs, equipment, you know. Have you used the ano yung drone na ginamit niyo sa ano sa sikay? Ah, gaya pa katangas mo ba? Yung puti. yung puti, yung lumilipad. Maybe low ganon. Yung kodrado, yung pahaba. 4K siya. If was it a DJI Phantom or yung Inspire 1? I think it's the Inspire first one. The Phantom. The G. But they assured me it's of the highest resolution. Kaya lang itong dito, Ted, para malaman natin kung marami siya mga alam. Oo, oh, ano ba? Di ba? Kala ko, hindi ka masasagot. At Android naman siya. Oo. Mas alam ko, puti, lumilipad. Buti lang nasagot mo. Oo, Diyos, ang kinakabahan ako kung alam niyo lang. Yung drone lang na. Oo, ginugugel ko dito. Ano ba? Ito, Ed, Martinez, palapaka. G Phantom. Puti, lumilipad. Dapat na lumipad kasi drone siya. Okay, for the last question, the lady from starstudio.ph. Ayan, ito na lang. Saan ba nilalagay yung mask? Daka din ng upuan. Hi, good afternoon, Greg. I'm Ellie from Star Studio. Of all the movies that you've done featuring empowered men and women, what was your major takeaway in doing this film? Ito kasi, it is not just a story of, you know, parang fun, you know. It's also a story of friendship and teamwork, okay? So, yun siguro yung mensahe ng pelikula na, actually, ang ganda ng sinabi ni Jessie sa making na
when it comes to family or work, a team is always a team. So, yun ang magandang sinasabi ng movie nito na kailangan magtulungan. May mga bagay na kaya mong gawin mag-isa, pero mas kaya mong gawin kung meron kang kasama at meron kang kakampi. And that's what the movie is about, you know. It's about teamwork and friendship, and yun, you know. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Direct for the last question. The highest grossing Filipino movie of all time is a comedy, action comedy. Mm-hmm. Pretty much like your genre. Uh-oh. And you are now Star Cinema's 2017. Oh, opening. Oh, wala pa pressure ako. Okay. Your message. Hindi kitang dinala pressure. Direct your thoughts of being comedy, ang highest grossing Filipino movie of all time. Oo, syempre, Star Cinema, first movie, January 11, unang handog ng Star Cinema. So, hindi naman namin kayo bibiguin pagdating sa entertainment, pagdating sa kasayahan, sa fun, sa pagkasulit ng ibabayad nyo sa sinihan. Hindi po kayo bibiguin ang pelikulang to. It's going to be fun from start to finish. Yan po ang maipapangako sa inyo. So, supportahan ko ninyo ang extra service. So, yun. Isang malaking pasabog ngayong 27. Yay! And with that message from Direk, Chris Martinez, thank you, Direk, for... thank you, everyone, for coming today. Thank you, everyone.